Doc Mike, ang ano rito ay parang nagkakaroon ng ano no ng kalituhan kasi sinasabi near endemic, tapos at the same time naghahanda na ilang sektor ng parang post-COVID na situation no, kung paano mag-new normal or better normal. Pero at the same time, medyo tumataas yung mga kaso ngayon. Paano ba natin 'to i-explain sa mga kababayan natin? Una, talagang kailangan natin gumawa ng exit plan. Kailan man yon at kung paano gawin, importante na may roadmap tayo. Okay. At yan nga yung isa sa mga nirekomenda namin bilang mga advisors ni Sir Joey Concepcion. Uh-huh. Sabi namin, pwede nating i-simplify. Gawin nating green, yellow, and red. Yung traffic light system. Oo, traffic light system. Kasi lahat ng bata ka pa lang, alam mo na, pag green, go tayo. Pag red, stop. At pag yellow, may warning. Ano man yung component nun, sa aming palagay at amin itong inirekomenda, ay gamitin natin yung average daily attack rate. Sa ngayon, ginagamit na parang low risk ng ating Department of Health ang 6. Ibig sabihin, 6 na impeksyon sa kada 100,000 mamamayan. Kasama rin doon na nirekomenda namin yung healthcare utilization rate. Pero itong mga green na ito, nakaakibat dyan yung sinasabi nga ng ating presidente na kailangan mataas ang ating booster para meron tayong wall of immunity. Sa ngayon, pwede nating sabihin na halos 80% na ang nabakunahan ng 2 doses. Pero ang ating booster rate, napakababa, 20% lamang. Kung mayangat man natin yan, sabihin natin, 70% ng mga eligible population, medyo maluwag na yung loob mo eh. Yan yung sinasabi nyo kanina, nakikinig ako dun sa tinatawag ninyong optional ang mask. Isa sa mga panimula kasi na gusto nating i-enjoy yung at least sa outdoor kung saan malakas ang hangin, hindi ka nakakulob, ay pwede kang walang mask. Pero yun nga, kung konteksto nun, mataas ang booster rate, mababa ang infection rate sa buong region mo, at napakababa ng healthcare utilization. Pag na-meet natin yan, pwede natin yan maging tatanawing pag-asa eh. Para mahikayat natin, Doc, ng mga nanonood at nakikinig sa atin, no? Kasi sinabi nyo nga po, kapag 70% ng population ay boosted na, yung mag-booster shot na, so let's assume na 2 bakuna and then booster shot, no? Ibig sabihin ba yung mga health protocols, katulad na, kasi yung face mask, di ba, pwede na maging optional. So, malamang yung... Sa outdoor. So mananatili pa rin yung health protocol ng face mask indoor. Social distancing po, mananatili rin po ba yon sa tingin nyo kung 70% boosted na? Sa ngayon kasi halos wala nang nagpa-practice ng social distancing. Kinig na mo ang ating mga venues ay 100%. Ganun din ang ating mga transportation system. So hindi ko na masabi na kailangan natin gawin yan. Ang pinaka-importante talaga is sa workplace, meron tayong magandang ventilasyon. Mapaikot mo yung hangin, labas-pasok, at halimbawa sa UP Manila, ang una naming ginawa bukod sa protocol dati, ay lagyan ng mga exhaust system ang aming mga classroom para pagbalik ng mga estudyante, makaasa ang ating mga magulang na safe sila sa eskwela. Bukod pa sa nagkaroon kami ng sarili naming vaccination drive, booster drive sa mga estudyante, sa faculty, dahil kailangan nating alagaan yung sarili nating komunidad eh. In my case, ang komunidad ko yung UP Manila. Sir, opo. 2018 additional new COVID cases yung naitala kahapon, pinakamataas since February. Is there a need na itaas uli yung alert system natin? Sa aking palagay, hindi pa. Dahil una, mababa ang 2,000 na yan kumpara mo sa inabot natin dati. Yung pinagkikwentuhan nyo kanina, umabot tayo ng 35,000. Yun pa lang pinakamataas. Yeah. At noon, ang ating hospitalization stay ay umabot ng 10 araw. Ngayon, ang diferensya, 5 araw na lang eh. Pwede mo nang halos pauwi ng pasyente basta siya ay moderate. Ano pa diferensya? Nung December o yung February na binabanggit nyo, no, na pinakamataas ito kumpara nung February,
atras ako ng 6 na linggo o 4 na linggo, at titingnan natin anong December, nasa 35% lamang fully vaccinated. Bakit ko sinasabing 6 weeks before? Kasi kung binakunahan ka ng January, hindi naman yun ang epekto ng February eh. So yung mga bumababa na yung cases noon, ay epekto yan ng 35% na bakunahan noong December. All the more ngayon. Ngayon, nasa 75% na ng populasyon natin ang bakunado at lampas na sa target ang National Capital Region. So, yung factor na yon ay malaking bagay para sa pagbaba ng hawahan, number one, at number two, upang hindi tayo ma-ospital. Dahil lang binabantayan nga natin dito yung healthcare utilization rate. Mapupuno ba yung ospital? Lumalabas ngayon parang hindi halos na lumalampas ng 20% ang healthcare utilization rate para sa buong bansa. Isipin pa natin, ano, noon, nung tayo ay nagkaroon ng Omicron, talagang napakarami ng ating mga kama na inalat para sa COVID. Pero ngayon, ang ating denominator, mas maliit na. And yet, 20% pa rin. Ibig sabihin, may kapasidad pa tayo mag-expand kung kakailanganin. At ganun pa man, sa ganda ng response nating mga kababayan sa bakuna, hindi ako naniniwala na maabot natin ng mataas na healthcare utilization rate. So, in short, no. Walang kailangan na adjustment at this time.